Si Tatara ay isang tagapagtanggol ng Byako. Tulad ni Tamahome, si Tatara ay umibig din sa nahirang na Byako, si Suzuno. Nang sila ay magkahiwalay, itinago niya ang pag-ibig na ito para sa dalaga hanggang sa sila ay magkitang muli sa kabilang buhay pagkatapos ng 9 na dekada. Habang pinagmamasdan sila ni Kenny, naisip niya ang kapatid na si Miyaka at ang pag-ibig nila ni Tamahome para sa isa't isa. Samantala, naging abala ang mga tagapagtanggol sa pagpanaw ni Tatara. Pinasok ni Miboshi ang katawan ni Chirico at inangkin ang tagapagtanggol ng Suzaku. Ang kabayanihan ng batang si Chirico. Madaling pagharian ang katawang ito. Mukhang mawiwili ako sa loob ng inyong tagapagtanggol. Chirico! Hindi ikaw si Miboshi. Dahil ayun na siya. Wala nang buhay ngayon. Wala nang silbi sa akin ang katawan ng batang monghing yan. Isinakripisyo ko ang aking katawan upang makamit ang aking taglay na kapangyarihan. At ako'y patuloy na mabubuhay sa iba't ibang katawan ng tao na aking paghaharian. Mas batang katawan, mas maganda. Maaaring bata pa nga si Chirico. Pero matalino siya at matibay ang kanyang paninindigan. Masama ito. Kailangan may gawin na tayo agad. Hindi ko na nakikita sa katawan ni Chirico ang tatak ng Suzaku. Ngayon, hanggat hindi natatawag ang aming seryo, maglaro muna kayo ng aking mga halimaw. Huh? Ligtas tayo dito sa loob ng pananggalan ko. Pero pag gumanti tayo sa kanya, baka mapahamak si Chirico. Anong gagawin ko? Kailangan namin iligtas si Chirico bago namin puntahan si Julie. Oh! Yaka! Wag! Anong ginagawa mo? Masisilipan na nila ako! Yaka! Ang mga yapak niya. Papalayo na ang yapak ni Julie. Julie! Bumalik ka! Julie! Lady Julie, anong dinaramdam mo? Malapit ng oras para sa ating seremonya. Alam ko. Sandali lang, Nakago. Talaga bang minamahal mo ako? Oo. Ikaw ang pinakamahalagang tao para sa akin, Lady Julie. Ano man ang iyong iutos, ito'y aking pagbibigyan. Ikaw ang katuparan ng aking mga pangarap. Matagal kong hinintay ang pagkakataong tulad nito. Alam mo, simula nang mapunta ako dito sa inyong mundo, ikaw na ang nag-alaga at kumalinga sa akin. Kaya nararapat lang na ibigay ko sa iyo ang isang kahilingan. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at hihilingin ko yon sa tagapangalagang si Byako. Napakabuti mo, Lady Julie. Tayo na. Magsisimula na ang seremonya. Lady Julie! Ikaw pala, Suboshi. Kailan ka pa nakabalik? Yan ang sandatang ginamit mo para tapusin si Tomo, hindi ba? Nakita nila yan nang dinala nila ang bangkay ni Tomo sa akin. Maraming bagay ang kakailanganin ni Lady Julie para tawagin na seryo. Ang mabuti pa itulungan mo na siya maganda. Magiging madali para sa akin wakasan ang buhay ng babaeng ito at tapusin ang kanyang paghihirap. Pero ako'y mapagkakagawa kung kaya't uunti-untiin ko ang pagtatapos sa kanya. Paglalaroan ko muna siya! Malalagot ka sa akin pag sinaktan mo si Miyaka! Ikaw siguro si Tamahome! Marami nang binanggit sa akin si Nakago tungkol sa'yo! Sayang, dahil hindi mo kasing tapang ang dating nagmamay-ari ng katawang ito! Isuko nyo na siya! Miyaka! Ano ba? Wala pa tayong pwedeng gawin? Subaru, mayroon ka pa bang kapangyarihan? Gamitin mo na ngayon sa akin kung meron pa. Alam mo ba kung anong sinasabi mo?
Kapag ginamit ko ang aking kapangyarihan sa'yo, iikli ang buhay mo at hindi magtatagal susunod ka na rin kay Tatara! Kailangan may gawin tayo para sa kanila! Matanda na ako para gamitin ang aking kapangyarihan, kaya't panahon na para gamitin ang iyong kakayahan! Huwag na natin sayangin ang ginawa ni Tatara para sa atin! Payapa na siya ngayon sa kabilang buhay. Oo. Maari ba akong sumama sa gagawin mo? Bakit? Masusuway pa ba kita? Tama na! Chirico, naririnig mo ba ako? Chirico, pakiusap. Pakinggan mo ang tinig ko. Tama na! Chirico! Chirico! Ang sakit! Ang sakit ang ulo ko! Paano ka nakapasok dito? Kanina pa ako nandito. Nireserba namin ang aming kapangyarihan sa mga ganitong pagkakataon. Ang iyong kaharap ay si Tokaki, ang tagapagtanggol ng Byako. Ha? Ikaw si Maestro? Palagi na lang ba kitang tutulungan, Tamahome? Nyaka! Gagamutin ko ang mga sugat niya. Ba't bigla ka naging bata? Siguro nagpanggap ka lang na isang matanda, no? Aminin mo na, hindi ako magagalit. Mahina talaga ang utak mo. Ibinalik ko ang katawan niya noong kabataan namin, 9 dekada nang nakalilipas. Ang asawa ko, balinkinitan ka na uli. Ako nang bahala sa kanya. Babalik niyo ng tinig ni Miyaka. Siopaw! Ibinalik lamang kita sa iyong kalagayang kahapon. Nakakapagsalita ka na, hindi ba? Ikaw lamang ang makakapigil sa nahirang na seryo, kaya't puntahan mo na siya ngayon. Gawin mo para sa aming mga tagapagtanggol ng Byako at para kay Tatara upang mabigyan ng halaga ang kanyang pagpanaw. Subaru, hindi ka makakalusot sa akin! Tatapusin muna kita bago mo magawa yan! Tinatawag niya ngayon ang isang panghalimaw! Ang pinakamalaki at pinakamalakas na halimaw! Tsuboshi, hindi ba parang lumilindol? Bali wala yun. Hindi makakarating dito ang mga taga-Suzaku. Ilang sandali na lang at tatawagin mo na seryo. Oo. Hindi ka ba nagtataka sa kinalabasan ng mga nangyari sa atin? Sa totoo, medyo natatakot ako sa gagawin ko. Ipanatag mo loob mo, Julie. Yayakapin kita hanggang sa mawala mga nararamdaman mong takot. Natatakot ako sa sarili ko. Ang pakiramdam ko, gagawa ko ng isang malaking kamalian. Pero, huli na ang lahat. Ano yan? Si Chirico! Umalis na tayo dito! Chirico! Tama na, Chirico! Chirico! Gumising ka! Chirico! Chirico, pakiusap! Tama na! Chirico! Chirico! Chirico, kakambi mo kami! Paalam na, Miyaka! Tigilan mo na, Chirico! Ah!
ko! Taski, sige na! Sunugin mo na ako! Pakiusap! Gawin mo na! Bago maging huli ang lahat! Pero... Gawin mo na ngayon! Dahil kung hindi, aatakihin na naman niya kayo! Huwag mo akong pilitin! Hindi ko magagawa yan sa'yo! Hindi ako patatalo sa batang paslita ito! Ah! Chirico! Tama na, Chirico! Saka lang, batang paslit! Hindi! Hindi ako susuko! Mawala man ang aking tatak! Ako pa rin! Ang tagapagtanggol ng susako! Chirico! Anong gagawin mo, bata? Sige, magyabang ka! Hindi ka na makakatakas pa! Isasama na kita sa hukay! Pagkawalan mo ako! Hindi ako maaaring patalo sa isang batang maslit! Chirico. Sandali, pwede pa kitang gamutin. Huwag na. Pag ginawa mo yan, mabibigyan muli ang halimaw sa loob ko ng isa pang pagkakataon para makatakas. Chirico, bakit iiwan mo na rin kami? Huwag ka mag-alala. Baliwala sa akin to. Patawarin niyo ko. Wala akong mahalagang naibahagi sa inyo. Anong walang naibahagi? Hindi ba't iniligtas mo ang buhay naming lahat na nandito ngayon? Tama! Lumabang ka para muli nating maabot ang ating layunin. Sige na, Miyaka. Umalis ka na. Pigilan mo na ang nahilang na seryo. Pero, kailangan mong magmadali. Huwag mong sayangin ang kanilang ipinaglaban. Umalis ka na! Sige na, Miyaka! Lady Julie, oras na. Miyaka, dumating na ang takdang panahon para tawagin ang aming seryo. Taski! Mitsukake! Huwag niyo akong alalahanin! Malungkot na nag-iisa. Babantayan muna kita. Ang binigay sa akin ni Tycoon! Ang pergamino! Alalahanin niyo ako pag nakita niyo ito! Huwag niyo akong kalimutan! Chirico, sandali na lang ang iyong pagtitiis. Kahit kailan, hindi ka namin kalilimutan. Sa inyong lahat, maraming salamat! Chirico! Chirico! Julie, pag tinawag mong seryo, maaaring hindi na tayo maging magkaibigan muli.
Wala. Saan ba nila gagawin ang seremonya? Hindi tayo maaaring magkamali! Hindi ko kayo papayagang makalapit kay Lady Julie ng ganong kadali! Soy! Wala akong galit sa'yo, Miyaka. Pero ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kasiyahan ni Nakago. Handa akong isuko ang aking kaluluwa sa impyerno para sa kanyang ikasisiya. Maestro! Ako na ang haharap sa kanya. Umalis na kayo ngayon din. Tayo na! Sadali! Tumito ka lang para may paglaruan ako. Bakit ganito? Bakit ako naguguluhan? Bakit parang may nagsasabi sa akin huwag ko nang ituloy ito? Pero ito lang ang paraan para makaganti ako kay Miyaka. Sigurado ka bang papunta sa tuktok ang hagdanang ito? Hindi ako sigurado! Chichiri! Lakas ng tumama sa akin! Pasalamat ka't nasangga mo ang aking atake. Isa kang magaling at malakas sa mandirigma. Subalit kung hindi ka isang tagapagtanggol, kanina pa natapos ang iyong paghinga. Nakago! Umalis ka sa harap namin! Kailangan ko makausap ngayon si Julie! Nais ko lamang magpasalamat sa inyong lahat. Ano? Natupad ang aking mga pangarap dahil sa inyo. Makinig ka, Tamahome. Ano sa palagay mong dahilan kung bakit ko inutos kay Tsuboshi na tapusin ang iyong buong pamilya? Sapagkat nais kong kamuhian kami ng inyong Suzaku. Ang ginawa namin ay walang kapatawaran. Subalit yun ang nagbigay ng hudyat sa inyong Suzaku upang magpatuloy. Gayun din ang nangyari sa nahirang namin, Seryo. Ang lahat ng mga naganap sa mundong ito ay naaayon lamang sa aking mga inaasahan. Dahil sa inyong kakayahan, nabawasan ang mga tagapagtanggol ng Seryo. Hindi magtatagal. Ako na lamang ang matitira at sapat na yun para sa kanya. Mabuti't hindi na kami magpapaligsahan pa para sa tatlong kahilingang igagawad sa amin. Antayin nyo na lamang ang aming tagumpay sa digmaang ito. Tumigil ka na! Alam mo bang napakasarap halika ng mga labi ng inyong nahirang na Suzaku, Tamahome? Ipaparamdam ko sa'yo kung paano siya humalik. Napakadali ninyong paikutin sa akin, mga kamay. Kahit na anong gawin ninyo'y hindi pa rin kayo magtatagumpay. Itong tandaan nyo, kahangalan ang pagharap sa kalabang hindi ninyo matatalo kailanman. Sandali lang! Sabihin mo sa akin kung bakit ka nakikipaglaban para sa Koto. Ang kulay ng iyong mga mata, pati na ang iyong buhok. 14 na taon na nakaraan na sinalaki ng mga taga-Koto ang isang bayan na nagngangalanghing. Wala silang tinirang buhay sa bayang yun. Subalit mapalad ka nakaligtas. Bakit mo pinaglilingkuran ang bayan na pumaslang sa lahat ng iyong mga kababayan? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Aalis na ako't magsisimula na ang seremonya. Miyaka! Nandiyan sa loob si Julie. Julie! Walang tao. Bakit ganun? Hindi ba ito nantuktok ng templo? Tingnan niyo sa kabilang gusali! Julie! Sinakago, niloko tayo! Huwag, Julie! Huwag! Tama na! Huwag mong tawagin na Seryo! Mahal na Seryo! Hinihiling kong bumaba ka mula sa kalangitan!